This is Mai, and welcome to My Goodness. So today guys, gagawa naman tayo ng ube cookies with white choco chips. Or pwede rin nating tawagin na ube choco chip cookies. Alright, simulan na natin. Mabilis lang tong gawin, guys. So, mag-start tayo with our butter. This is around 150 grams. 3/4 ito ng 1 bowl of butter. Medyo malambot na yung butter na ginamit ko. Para hindi kayo mahirapang mag-whisk o mag-mix ng mga ingredients, mas okay kapag medyo malambot na yung butter. Mahihirapan kasi kayong mag-mix kapag masyadong matigas yung butter. Lalo na kung kakagaling lang nito sa ref. Okay, so ayan. Lambot na, di ba? So bago ako mag-bake, nilalabas ko na kagad tong butter. So gagamit tayo ng 1.5 cups of sugar lang. And then mix. Then we'll add yung ating egg. So, 1 egg muna. Okay lang naman kahit hindi room temperature ang egg gusto nyo. Pero kasi medyo mahirap mag-mix kapag malamig. And then this is the second one. So I'm using large eggs. Pwede kayong gumamit ng mixer, guys. Ako kasi pagka cookies, I'd rather use my hands para hindi ma-overmix. Mabilis ma-overmix ang cookies lalo na pagka gumagamit kayo ng stand mixer or hand mixer. Okay. So dito kayo mag-mix na mabuti. Minsan ito yung kinakailangan yung gumamit ng mixer. Kasi ito yung pinaka mahirap na part. Okay. Lalo na kapag malamig yung butter natin. So, mag-a-add tayo dito ng ating ube flavoring. Medyo madami-dami. Ayan. 2 tablespoons. And then mix. Yan, so, maamoy nyo na dapat yung amoy ube. Okay. Okay, and then add na natin yung ating dry ingredients. So, ito yung ating all-purpose flour. At magdadagdag tayo ng cornstarch. That's one. 2 tablespoons. And then, ito naman yung ating baking soda. Sift nyo to, guys. Lalo na kung medyo matagal yung baking soda nyo. Then, baking powder. Don't forget yung ating salt. Thank you.
habang hindi pa natin na-mix totally, lagay na natin yung ating white chocolate chips. So, I'll be using 1 cup. Yan. Pwede din tayo maglagay nito later on sa ibabaw. Pag mainit ang panahon, guys, tunaw yung ating mixture or butter, malambot. Kaya kailangan talaga nire-ref to bago i-bake. Para sabay-sabay yung pagbuhaghag niya habang binibake. Kasi lahat sila firm. At saka nagpapadagdag sa lasa yung nire-ref mo siya bago i-bake. Mas maganda nga kay overnight pa to eh. Sa ref. Huwag sa freezer, sa ref lang guys. Kasi mas masarap ang lasa pag utay-utay yung pagpapalamig sa kanya. Okay, so ito yung ating baking sheet. And then I'll be using a 3-ounce ice cream scoop. Actually, pwede nyo namang kamayin yan. So, lagay tayo. Magkakadikit lang guys kasi palalamigin lang naman natin to sa ref. Kita nyo ba? Ang cute. So we have 24 pieces. So lagyan natin sa ibaba pa. Medyo spread out. Yung pag-spread out nyo ay ganyan lang naman. Push nyo lang ng finger nyo. Kasi mamaya pag matigas na siya, hindi nyo na magaganito. Kaya kailangan push nyo lang ng konti ng finger para medyo mag-flatten. Konti lang guys. Tsaka dapat finger lang talaga para uneven. So, talagang mukha siyang gourmet cookies na home bake. Yan, kasi mas magandang tingnan. Yung uneven. Make sure lang na hindi siya nakadikit sa iba para hindi kayo mahirapan magtanggal later on. You can also bake this on an air fryer. Pero this time, ibibake ko ito sa oven. Kasi mas maganda yung itsura pag oven. Unlike pag air fryer, medyo magda-darken yung ating ube. So, ayokong mangyari yun. You can also bake this in a convection oven, yung may fan. Yep, mas maganda sa cookies pag may fan yung oven. Since wala namang fan yung oven ko, so I'll be using just the conventional oven. Lower heat yung ginagamit ko. Pag electric ang ginagamit nyo guys, use the bottom and top heat. And then, bukas nyo yung fan para convection oven. Mas mabilis nyo mabibake. Okay, if pre-ref ko na. And then, after around 30 minutes to 1 hour, pwede nyo nang i-bake. Basta firm na yung ating dough. Okay, so ito na guys. Na-chill na natin to sa ref. So, matigas na oh. Mas maganda kung 1 hour. And then, i-divide lang natin ito. Lagay natin sa ating pan. Right now, nagpipreheat na ako ng oven. So, ipipreheat natin ito ng 200 degrees Celsius. Kasi i-bake lang natin ito ng mabilis. Around 12 to 15 minutes. If
you wanted to know kung saan ko binili itong aking mat, check nyo yung description box below. May mga link ako doon. So make sure lang na yung agwat niya ay maayos para hindi magdikit. Since yung oven ko ay makakapag-bake lang ng isang tray, ire-ref ko muna itong isang batch. I-bake na natin ito and then I'll let you know once it's baked. So guys, this is our first batch. So after baking this for 15 minutes, pabayaan nyo lang muna siya dun sa kanyang baking tray, mga 5 minutes, para ma-absorb pa niya yung heat. Okay, saka natin siya ililipat dito para mag-circulate na yung air. Ayan, so. Nahawakan ko na siya, so medyo malamig na ng konti, yung labas lang. Pag nilabas nyo ito sa oven guys, medyo soft pa yung ibabaw niyan. So don't worry, mag-harden din yung ibabaw niyan after na mag-rest. So, kailangan after 5 minutes, huwag nyo nang patagalin pa dito sa kanyang tray. Pag wala nang init yung tray, tanggalin nyo na. Kasi para hindi naman siya maging soggy. Kasi magbabasa na yung ilalim yan. So, mapapansin nyo rin, magka-harden din yung paligid nung dough. Ayan o. Teka na malaglag. Ayan. Mag-harden din yan. Kanina, medyo soft pa yan nung tinanggal ko sa oven. So, that's okay. Yung ating cookies, hindi ko talaga siya pinapabuhaghag masyado. Kasi para chewy and fudgy siya dun sa loob. Okay. Mapansin nyo, mag-crisp lang yung paligid niya. And then, after nyo itong i-bake at malamig na, pwede nyo itong i-store sa fridge. Okay, ini-store ko muna sa fridge. Tapos kumukuha na lang kami pag gustong kumain. Kasi para mas matigas or mas crisp yung ating cookies. Okay, so guys, ito na yung ating mga ube choco chip cookies. So we bake this for around 15 minutes. Iba-iba, no? So make sure na yung oven nyo ay 200 degrees Celsius. And then, malamig na siya. Totally malamig na yung ating cookies. Ayan o. Crisp na yung outside. Pero yung loob niyan, chewy and fudgy. So, pag malamig na, pwede na natin siyang ilipat. So, gamit kayo ng tong. Well, I'll just use my hands. Malinis naman yan. Ayan. Ang cute! So, ayan. Ayan o. Then, salsa natin sa milk. So, pagkatapos nyong i-bake ito at malamig na, pwede nyo nang i-ref. Hindi ito matamis, guys. Kasi binawasan natin yung sugar. Sa normal cookies na ginagawa ko, I'm using 2 cups of sugar, pero dito 1.5 lang. Kasi medyo matamis ang ube. Ang tarap. Try na nyong lutuin guys, madaling-madali lang, diba? Pambaon o pang negosyo. Thank you so much guys for watching this video. Make sure to like, subscribe, and share this video. Have a great day everyone. Bye!